Why so serious? I put a smile on that face. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Alrighty, what is up sa inyo mga tol? Isang magandang araw. So, papunta ako ngayon dito sa may motor shop. Papakabit ko yung napanalunan natin na Halo Dual Horn. Hindi ko lang sure kung bukas pa ito. Oo, oh, sarado na. Ayun, may nagagawa pa. Kaya nagkakabit kayong busina? Busina? Wala na. Hindi, nagkakabit kayo? May magagawa pa? Wala. Punta tayo dito kay Kuya Chris. Kaya ko lang naman kaagad hindi pinuntahan dito sa may kay Kuya Chris. Kasi nga, traffic. Tsaka hindi ko rin kasi sigurado kung hanggang anong oras si Kuya Chris. Usually kasi ganitong oras ay sarado na si Kuya Chris, lalo ngayon Sabado. So kaya yun. Ayan o, kita nyo, diba? Napaka traffic kahit araw ng Sabado. Nagawa pa kayo? Hindi pa kayo pasarado? Kapakabit akong busina. Baka ang mamamayan, iboto po natin. Kapakabit akong busina, kuya? Ah, sige. Ba't nandiyan pa yung 400cc? Binigay na sa'yo? Mga tol, pinayos ko rin kay Kuya yung ating linya ng kuryente para dito. Kasi ilang buwan ko lang di nagagamit yun eh. So papayos din natin para meron ulit tayong under glow lights. Yan. So mga tol, napag-desisyonan ko na tanggalin na lang yung mga underglow LED natin dito. Na dudumi ang kasi ko tingnan, tsaka magpapakabit na lang tayo ng bago kapag natripan ulit natin. Yan, tinanggal ko na. Lilinisin ko na lang to. Ito ba yung relay, kuya? Hmm. Yan, so ito yung ano, horn relay, no? Oo. Magkano to? Nakalagay dyan. Wala eh, burado eh. Burado eh. So yan, ito yung horn relay para sa ating Halo dual horn. Tatamaan yung ano eh. Oo. Maganda pag ganito na nga, para may space. Thank you.
Kaya, yeah, thank you ah. Salamat. Sino yun? Hindi, ito. Pakita ka sa ato. Kaya, Chris, thank you. Yan, ring. Thank you ah. So, yun mga tol. Ang lakas na ng ating busina. Dual horn ba naman? Ganito pala ang dual horn. Sample. So ayan mga tol, napakabit na natin ang ating Halo dual horn. Siguro naninibago lang ako sa lakas ng busina kasi nasanay ako doon sa busina ko na napakahina, no? Mukhang okay naman. Kung makikita nyo, dun na lang sa may leg guard na lang nilagay ni Kuya Chris yung ating snail horn kasi wala talagang ibang paglalagyan dito kay Rousey. Delikado dito ilagay sa may harap. So ayan, bukas na umaga, further details pa ang ibibigay ko sa inyo para sa mga naka-rouser dyan na magpapakabit din ng ganitong klaseng busina, no? So, kaya ko lang naman din napakabit yung ganitong busina kasi nga napanalunan natin to. So, kung di mo pa napapanood yung vlog ko na yung meetup namin ng Kalambayan Laguna Motovloggers, ayan, lagay ko sa screen. Ayan, panoorin mo. Diyan ko napanalunan yung Halo dual horn na to. Alrighty mga tol. So, sa mga magpapakabit ng ganitong klase ng busina, sa mga naka NS-160 na rouser, wala tayong choice hindi dito sa bandang to ikabit. Ayan o, dito yan nakakabit eh. Kasi hindi rin siya pwedeng ikabit dito. Pag dito kasi mga tol, ayan o, masyadong masikip. So madadamage lang either itong ating fender or yung mismong horn. Tatama lang kasi siya dito sa mga parts niyan. So kaya ako, wala akong choice kundi dito. So yun, dito ko na lang pinalagayan. Goods naman siya dyan. Parang nga dyan natuklap na yung tape. Mga tol, that's it for today's vlog muna. Why so serious? Peace out.